Ganito ang reaksyon ng maraming Pilipino sa isang banyaga na nagsasalita ng barok-barok na Tagalog. Ay, ang cute naman yan! Ang cute-cute naman niya! He's so cute! Grabe, nakaka-in love! Ganito naman ang reaksyon nila sa isang Pilipino na may matigas na punto ng Tagalog at barok-barok mag-Ingles. Ay, ang tsaka naman yan! Ano ba yan? Grabe, nakakahiya naman yan. Ang baduy naman yan. Nag-aral ba yan? Nako, huwag mong kakaibiganin yan, ha? Ilan taong ka na, Nika? 15 po. 15. So, ilang buwan na yung anak mo? Magdadalawang buwan pa po sa 8. Asan nga pala si mister mo? Nag-ani po ng sibuyas. Nika, bakit ano? Ang aga mo naman nagka-baby. Matigas po kasi ulo ko eh. Matigas ang ulo mo? Okay. Eh, bakit naman? Bakit na naging matigas ang ulo mo? Ilang beses na po kasi akong sinabihan ng magulang ko eh. And... Nagsasabihan ka ng magulang mo? Okay. Eh, ikaw, anong ginagawa mo? Pasaway pa talaga ako. Saway.
So, ano ngayon? Ano yung na-experience mo ngayon? Ngayon may baby ka na. Ang hirap. Ang hirap ng buhay. So, ngayon ba? Ngayon may baby ka na? Nagsisisi ka? Hindi naman po sa nagsisisi. Kumbaga kung nakinig ka lang sa magulang mo sana. Nika, asan nga pala yung mga magulang mo? Nasa ibang lugar po. Eh, yung papa mo? Hindi ko po alam, sir. Broken family po kasi kami. Bakit ilang kayo magkakapatid? 5 po. Pang ilang ka? Bunso po. Bunso? Opo. So, yung mga panganay ba, asawa na rin? Hindi po, nagtatrabaho po. So, ikaw ang lang na ano? Opo. Ikaw lang ang nagkaroon ng ano? Opo. Anak? Nika, anong sabi ng mga magulang mo, yung mama mo, nung nalaman na buntis ka, ngayon, sa age na 15? Pinagsabihan po kasi ako. Ano sabi ng mama mo? Mahirap po yung buhay, nag-asawa po ako nang maaga. Tapos nagkaroon ng anak. Eh, ikaw, ano naman sabi mo nun? Wala po akong masabi nun kasi kasalanan ko rin po naman. Hindi po ako nakinig. Ano ba sana ang pangarap mo? Makapagtapos po ako ng pag-aaral. Tapos makaano po ng trabaho. Maganda. Minor de edad pa po kasi ako. Oo, napakabata mo pa. 15 years old. Opo. Ngayon, nag-aaral ka pa ba? Opo. Anong grade mo na? Grade 9 po. So pinagpapatuloy mo pa rin yun kahit may anak ka na? Opo. Eh nung time na buntis ka, pumapasok pa ba ng school noon? Opo, nung 5 months pa po yung tiyan ko, pumapasok pa po ako. Pero nung nahihiya na po pumasok. Pero pagpapatuloy ko pa rin yung pag-aaral ko. Sila lang po kasi makakatulong kasi ang bata pa mo naman kasi. Bakit yung asawa mo wala bang sapat na kinikita? Ano po pang araw-araw lang po yung kinikita niya. Yung 300 po yung naano niya. Pagbili po ng pampers tapos gatas po. Saan ka pupunta, Nika? Sa tindahan po. Wala ah. Wala naman ating sa... Wala ah. Wala gumata ko, man. Di ko pay. Ito po yung 20 pesos na binigay ng asawa ko pang kain ko po. Bakit mga anong oras pa ba siya uwi? Kagabi na po, sir. Po yung mga binibila ko kasi nagpapabreastfeed po kasi ako. So, ayun lang yung kakainin mo? Apo. Yung sabaw niya po.
Eh, Nika, sinong kasama nyo dito pag umaalis yung asawa mo? Ako lang po. Tapos yung kasama ko po dyan yung magulang ng asawa ko. Years old pa lang po ako, nabuntis na po ako ng boyfriend ko. Kaso nalaglag po. So 14 years old, nabuntis ka na pala? Opo. Bakit? Ano nangyari? Bakit nalaglag? Katitinda ko po ng balot sa gabi. Kaya napapagod na po yung paa ko kakalakad. Eh ano naman ano? Ano naging reaksyon ng mga magulang mo about that? Na kakabahan pa sila, baka may mangyari po sa akin nung dinugo po ako. Kinabahan yung mga magulang mo? Ano ba, nagalit ba sila sa'yo? Ganyan? Opo, nagalit. Eh, Nika, yun pala, na buntis ka na pala ng 14 years old ka pa lang. Eh, bakit gusto mo pa rin na magkaroon ng anak? Patigas talaga ulo. Tigas pa yung ulo ko. Eh, ano naman yung mga natutunan mo ngayon? Pag umiiyak pa yung anak ko, eh, hindi na rin po ako makaligo, makasipilyo, makasuklay. Ayun yung mga nararanasan mo ngayon. Ngayon meron ka ng baby. Okay. Hindi mo na magawang ano? Laro sa mga kaibigan mo. Dapat ngayon naglalaro ka pa eh, 15 years old. Hindi ka pa dapat nag-aalaga ng bata. Napakabata mo pa. So itong nangyari sa iyo isang malaking aral para sa iyo. At ito sana, huwag na muna sa anong sundan. Ito po sir, yung mga gamit ko. Ay, sa eskwelahan. Opo. Nika, gusto mo ba bang ipagpatuloy yung pag-aaral mo? Opo. Gusto ko pong makapagtapos para makahanap po ng magandang trabaho. So, bali ngayon, umistop ka muna? Opo.
module po. Mali dito po yung bahay namin, dito po yung lababo namin, tas ang kagagyanan ng mga plato. Tas dito po yung naglulutoan namin. Paglagyanan ng mga gamit namin. Tingnan mo ang gamit niya. May arinola rin. Tapos dyan. Ito po yung kwarto namin. Ito na kayong tatlo. Ito po namin electric pan tsaka ilaw. Kasi hinirab lang po namin itong electric pan para manahan po yung anak ko kasi mainit po. Sobrang init dito, ano? Grabe. Tirik ang araw dito sa inyo. E paano pag kinuha yan? Wala na yung gagamitin. Subukan ko pong kumuha ng module habang andito pa po ako sa bahay namin. So ngayon, mag-module ka muna. Opo, sir. Buti, pinapayaga ka naman. Sir? Buti, okay naman sa teacher mo. Opo, sir. Kasi alam niya naman doon. Hindi ka ba medyo nahihiya sa mga classmate mo? Ganyan? Minsan po nahihiya po. Nung bundis pa po ako, eh, parang ayoko na pong pumasok. Pero nung naano ko na, wala naman talagis. Mark said, quote, "I was watching and listening to Joe Biden's speech last night. He was talking about American jobs made in America. American products and services that are made in America. I'll be honest with you, my fellow Americans. I couldn't stop laughing, and I was also pissed at the same time, while listening to his rhetoric fantasy. If he's serious about jobs in America, then he should sign an executive order banning outsourcing of American jobs overseas. The heck, man, what is left for the Americans? Many jobs were outsourced, and will continue to be outsourced to third world countries for very cheap labor. Where are the jobs that were supposed to be for you, my fellow Americans? Gone, outsourced to poor countries like the Philippines for a very cheap labor cost. You see, my friends, I am pro-America and for the American people. It's the corruption, exploitation, and lies that I hate, no, not the United States and its people. And to my fellow Filipinos. The heck, man, you are all exploited for cheap labor. Remember, you don't owe them anything. It's them who owe you a lot because of your slave-like wages. Down with crony capitalism." Unquote. Thank you.
Mika, gaano kahirap maging isang batang ina? Mayroon po, alos hindi ka na makaligo, makasipilya, nakakaiyak po ng anak ko. Saka lang po ako makakagawa ng sa gawain bahay, pagtulog po. Mika, ano ba yung kailangan mo dito? Delpax po, tsaka bakit yung trabaho ba ng asawa mo, hindi regular? Hindi po araw-araw na may trabaho. Eh, paano? Pag wala siyang trabaho, paano kayo nakakain? May pinaghihirapan naman po. Pero pag hindi na, Anika, ilang taon na nga pala yung mister mo, yung kinakasama mo? 17 years old po. Ano naman ang trabaho ng mga magulang niya? Papa niya po, wala. Wala nang papa? Eh, mama niya? Hindi, wala po silang trabaho. Ah, oh, wala rin trabaho. Anika, so napakabata mo pa para magkaroon ka ng anak. So, ang payo ko sa'yo, ayan, dahil bata ka pa lang at may anak ka na, control ka muna para hindi madagdagan. Oh, sige, comrade, ganito na lang para kahit paano makatulong kay ano, kay Nika. Sige, Nika. Meron lang kaming kukunin, ha? Para makatulong sa iyo, ha? Sige. Mark said, quote, "Whenever I call my bank, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my credit card company, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my cell phone carrier, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my internet provider, I talk to a Filipino call center agent. So where are your jobs, my fellow Americans? Where are the jobs that are supposed to be yours? They are gone. The jobs that were supposed to be for the Americans were outsourced to third world countries like the Philippines. The jobs were outsourced for cheap labor, so those crony businessmen can save huge amount of money. Workers from third world countries are exploited for cheap labor, yes indeed. My friends, I have no problem with capitalism. It is the crony capitalism and crony businessman that I despise. Unfortunately, people are driven by greed, and that is the reality." Unquote. So ito, Nika, meron kaming ano, daladalang ano, regalo. Yan. Yan. Limang sako ng bigas yan, Nika, ha? Para sa'yo, ha? Sige, kukunin lang namin yung apat pa, ha? Sige. So yan, Nika. Ito na, yung ano, pinabibigay ni Comrade Mark tsaka ng ating mga contributors para sa'yo, ha? 5 sacks of rice! Yan. Okay. Sir Mark, maraming salamat sa binigay niyong talong saan. Malaking tulong po ito sa amin. Sige, Nika, ha? Eh, ngayon, wala pa yung asawa mo. So, pagdating ng as ng kapartner mo, kalibin mo, na mayroon na kayong 5 sacks of rice. Oo. Baka magtaka siya kung saan galing to, ha? baka sabihin, ano na? Hindi, sabihin mo na lang pumunta dito yung ano, stop ni ano, Sir Mark, ha?
Yan. Ito. 5 sacks of rice. Yan. At ito nga, Nika, huling payo namin na, yun nga, di ba, natuto ka na sa mga kamalian mo nun, di ba? At yun, sana, wag na mo nang dagdagan, okay? Control muna, lalo pa, bata ka pa, nako. Kasi kung hindi ka magkocontrol, dadamit na dami yung anak mo. Mm-hmm. Ganun talaga, Nika, ha? So, at isa pa, ingat kayo dito, okay? Lagi mag-iingat, ha? Sige. So, salamat, salamat, salamat. Salamat. Sige. So, para mauna na kami, ha? Bye-bye. Sige. March na. Moon, okay. 0316. Signature. Mag-signature na. Kababa. Good morning! Asan yung mama mo? May pinuntahan po. Pinuntahan. Ano yan, sir? Tanso po. Tanso, inakalakal mo agabi? Opo. Ayan. May mga extra
talaga. Diyan, meron ng sabon. Sabon, tapos, siyempre, meron pang shampoo. Hindi makawala yan. Shampoo, tapos, mga Colgate. Kain mo lang ipin. Kain mo lang ipin. Ayan, siyempre, meron ding toothbrush. Meron pa naman sa baba eh. O, toothbrush, no? Ayan. Siyempre, meron ding, sinabi mo, wipes. Para kay baby mo. Salamat po. Tapos, ito, may mga shampoo pa. Ayan, sabon, mga sabon pang laba. Okay ha, kung gaba na kayo ha. Biscuit pa rin dito. Nakakain po paano pag medyo nagutom-gutom kayo, may makakain kayo, okay? Yan. Para mo ano eh. At syempre, pwede na! Sige kayo dito na. Gutom na siya. Sige lang, sige lang. Masarap ba? Sige. Ito, may mga biscuit pa dito. Yan, para nabili kami ng maraming biscuit kasi lang namin. Nagutom kayo, may makakain kayo, ha? Siyempre, ito pa o, pang-snacks. Diba? At, siyempre, meron kayo TikTok. Bumili rin kami ng mantika. Yan, parang hindi na kayo bibilisin na, ha? Yan. Okay, mantika, yan. Ha? Ito, mga pinili na siyempre, parang kayo mag-tikita. At, siyempre, may mga excess na dilata pa. Mga century tuna. Okay? Masarap ito. Ayan. Dito. Ayan. Ayan. Hindi na kayo mahugutom. At tapos na lang. Ayan. At syempre ito ate ha. Meron kayong ano? Bigas! Ayan. Ito, bigas. Dalawa ha. Ito pa. Okay? Ayan ha. Masaya kami kasi no? Nakita namin kayo at nasigyan namin din ng tulong, no? Ay pinagbigyan lang ang mga sana ito, hindi na eh. Maging masaya kayo at sana malaking tulong ka para sa iyo. Napakalaking tulong. Bala na kayo dito ha. Total buong pamilya naman kayo. Magkasikaso dito sa mga bibigyan nila. Okay? So, thank you! Thank you. So, kami rin, gusto namin magkasalamat sa ating mga contributors at kay Comrade Mark. Job well done!
isang araw, nakakamagkano kayo sa pangalakal nyo? Isang po, 300. Kanina po ako naka 149 po. 149? Opo. O, anong ginawa mo sa 149 mo? Binandalaw ko lang po. Ah, sa asawa mo? Opo. Binili mo ng pagkain? Opo. Tapos po, tinapay ka po. Nakapagtapos ka, ano sana pangarap mo? Maging ano po, doktor. Doktor? Natuto ang mga lakal? Bata pa lang po ako. Bata pa?